Magandang umaga mga ka-agri, welcome sa isa na namang episode ng Agrinihan, Bayanihan sa Agrikultura. Ang episode po natin ngayon ay tungkol sa leaf miner. Ituturo po namin sa inyo yung tatlong simpleng paraan para makontrol natin yung pagkalat ng leaf miner sa ating mga tanim. Coming up! Isa po sa problemang kinaharap ng mga backyard gardener, mga farmer, yung pagkasira po ng dahon gawa ng leaf miner. Madalas po natin ito makita sa mga leafy vegetables tulad ng pechay, mustasa, kahit po sa tanim natin kamatis, ampalaya, pipino, sitaw, meron po yung mga leaf miner. Kahit iba pang mga tanim, nagkakaroon din po ng leaf miner. So kailangan makontrol natin sila para hindi po masira yung mga dahon ng ating mga tanim. Ngayon pag-uusapan po natin yung tungkol sa leaf miner, tsaka ano po yung tatlong simpleng paraan para makontrol natin yung pagkalat nito sa ating mga tanim. Paano po ba nagsisimula yung leaf miner? Nagsisimula po yan sa adult na moth. Dadapo po siya sa mga dahon, then mangingitlog siya. Pag napisa po yung itlog, magiging larvae, doon na po magsisimula yung pagkain ng larvae doon sa tissue ng mga dahon. Kaya kung titignan niyo po, meron tayo makikita mga trail marks doon sa dahon. So yan po yung ginagawa ng mga larvae na galing po doon sa adult na moth. So yan po yung cycle ng leaf miner from adult na moth. Mangingitlog siya sa dahon. Pag nagbisa, magiging larvae. Kakainin niya yung tissue. Pag nag-mature na yung larvae, magiging adult moth ulit. Then kakalat siya ng kakalat. So ganun lang po yung cycle ng na peste na ito. So dadami siya ng dadami kung hindi natin siya makokontrol. Kanina pa po ako naghahanap ng dahon na may leaf miner, wala po akong makita. So ganun po ka-effective yung ituturo namin sa inyo na tatlong simpleng paraan ng pagkontrol ng leaf miner. So ito po yung tanim kong ampalaya. So far wala siyang sira ng leaf miner. Isa lang po yung nakita ko na mayroong leaf miner, yung bagong transplant na pechay. So papakita ko po sa inyo mamaya. So ito may bunga na pala yung tanim nating ampalaya. So pwede na siyang balutin. So ito yung na-feature natin nakaraan, yung pag-pruning natin ng ampalaya. Kung gusto niyo po matuto paano mag-pruning ng ampalaya, lalagay ko po yung link sa dulo ng video na to. So far sa lahat po ng tanim ko, ito lang yung merong leaf miner. So ito po yung aking vertical garden, yung container na binutas po sa gilid. So tinaniman ko siya dito sa taas ng talong, then paikot yung mga pechay. So ito lang po yung merong leaf miner sa mga tanim ko. Yan, yung bagong transplant na pechay. So ito po yung itsura ng leaf miner. Yan. Kinain na po siya ng mga larvae, kaya ganyan po yung itsura ng dahon. So, yung number one po na paraan para makontrol natin yung leaf miner, yung search and destroy. So hahanapin natin yung mga dahon na may mga sira ng leaf miner. So ang gagawin po natin, kung hindi pa naman siya totally na kain ng larvae, pwede natin piga-pigain yung mga dahon. Press nyo lang para mamatay po yung mga larvae. Kasi pag hindi siya napisa, pwede siyang maging adult. So kakalat ulit yung adult na moth. So paikot-ikot lang po yung cycle nito sa ating mga garden. So kailangan mapuksa po natin sila. Kung marami na po yung napinsala ng larvae ng leaf miner dun sa dahon, mas mainam po na alisin na natin siya dun sa pinakapuno. So putulin nyo lang siya, tanggalin nyo. Tapos huwag nyo po siya ikakalat. Pwede po natin siya sunugin para hindi na kumalat yung mga larvae na hindi siya maging adult. Yung pangalawang paraan po ay yung pag-spray natin ng mga organic insecticide. Pwede tayo mag-spray ng OHN, Oriental Herbal Nutrient. Yan yung ginawa natin nakaraan na organic concoction. So ginagawa ko po, pinagsasama-sama ko yung mga anim na nagawa natin concoction para isang sprayan na lang sa ating mga tanim. So pinagsasama-sama ko yung fish amino acid, fermented plant juice, fermented fruit juice, Oriental Herbal Nutrient, yung ating lactic acid bacteria serum, yung calcium phosphate. So lahat po yun pinagsasama-sama ko para isang sprayan na lang. Very effective siya kasi wala po ko nakita na sira ng mga leaf miner. Pwede po tayong gumawa ng isang homemade insecticide gawa po sa baking soda, dishwashing liquid, tsaka vegetable oil or cooking oil. So i-dilute lang natin siya sa 1 liter ng tubig. Lahat po yun tigo 1 teaspoon. 1 teaspoon ng dishwashing liquid, baking soda, tsaka
oil, no, vegetable oil. Then mag-spray po tayo nun sa hapon or sa gabi kasi medyo mainit po yun. No, spray nyo muna sa dahon, test natin kung medyo matapang yung solution. Kung nasira po yung dahon, huwag nyo na ituloy, i-dilute nyo muna siya sa tubig. Pero kung wala nga pong epekto sa dahon, sa ilang pirasong dahon, pwede nyo na po i-spray dun sa mga buong tanim ninyo. So huwag po sa umaga, sa gabi lang tayo mag-i-spray. Yung baking soda at yung dishwashing liquid, nakakatulong po yan para patayin yung mga insekto. Kasi ito po yung kakain dun sa exoskeletal ng mga insects. Kaya ganun sila ka-effective pagka ginagamit natin sa ating mga garden. Itong baking soda ay alkaline. So nakakatulong din po ito para maiwasan po yung pag-build up ng mga fungus. Kasi mga fungus ayaw nila ng alkaline environment. So nakakatulong siya hindi lang sa insects pati na rin sa mga fungus. Tapos yung oil naman, ang function nito ay siya yung nagiging sticker para hindi po basta-basta ma-wash out yung mga in-spray nating mixture sa ating mga tanim. Pero kung mapapalitan natin yung oil na ginagamit natin, mapalitan natin siya ng neem oil or other oil na nakakatulong din para pumuksa ng mga peste, mas maganda. Pero kung wala yung ordinary cooking oil, pwede na natin siyang gamitin na alternative. Ito na yung tinanim natin nakaraan na kamatis na pahiga. So ito na po yung update. Yan, nagtayo na yung pinaka talbos niya. So tinanim natin ito ng pahiga. Kung gusto niyo po matuto ng best way ng pagtanim ng kamatis, ilalagay ko po yung link sa dulo ng video na to. Then yung pangatlong paraan po yung pagtatanim natin ng mga bulaklak para mapadami po natin yung mga beneficial insects na nagtataboy po ng mga peste. So dito po nagtanim ako ng bulaklak, ginawa ko rin siyang hanging plant. No? Pagka nagbulaklak to, nag-attract siya ng mga beneficial insects. Meron din po kaming tanim na gumamela. Yan. Maganda kung meron tayong flower garden malapit sa ating pataniman ng mga gulay para maging natural insect attractant. Tulad po nitong papaya, ito po ay lalaki. Hindi ko na siya pinutol kasi nakita ko po marami siyang bulaklak. Then, pinupuntahan po siya ng mga bees, mga beneficial insects. So, nakakatulong siya para padamihin yung mga kakampi nating kulisap. Then, ito tumutulong din sila para maparami po natin yung production. Kasi, itong mga beneficial insects, mga pollinator din. So, napapa-increase po natin yung ating mga production. Kung nagustuhan nyo po yung video na to, i-like nyo naman. Sana po tulungan nyo kami i-share yung mga information para makatulong po tayo sa iba. Kung meron pa po kayo mga katanungan, mag-iwan lang kayo naman sa isa iba ba at susubukan po namin sagutan isa isa. Kung gusto nyo pa po matuto na iba pang mga farming tips, i-click nyo lang po yung mga videos na lalabas sa inyong screen. Maraming salamat po. Happy farming!